kayo. Ako si Mel Tianco na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Nagkakilala sila at agad na nahulog sa isa't isa. Nagpakasal at nangarap na bumuo ng isang pamilya. Abot kamay na nila ang minimithi. Pero sa isang iglap, ang lahat ay naglaho. Paano nga ba malalagpasan ng isang mag-asawa ang pagsubok kung ang isa sa kanila ay kinakailangan ng alagaang parang bata? Ito ang kwento ng pag-ibig na dumaan sa isang unos. Muntik nang mabuwag, pero sa bandang huli, pinatunayan na wagas ang kanilang pagmamahalan sa hirap at sa ginhawa. Mga kaibigan, tunghayan po ninyo ang kwento ng mag-asawang Wawel at Mila Mercado. Iyasan yung kare-kare. Inday ang kare-kare. Nahanap naku, na ni ma'am. Yaya, bilisan nyo. Bilisan nyo. Baka dumating mga bisita. Tsaka yung bagoong niyan. O, ang bagoong nasa ano? Ang paborito to ng mami tsaka daddy. Opo, opo, ma'am. Relax lahat naman ng food, ilabas nyo na sa table, ha? O, yung bagoong. Ito, ito, ito. Kala na pa talagang occasion at mukhang excited na excited ka. Kailangan pa ako magbihis. Well, you're gonna have it later, honey. Basta ang gusto ko, dapat gwapong gwapo ka mamaya, ha? Honey, kahit naman anong suotin ko, mas gwapo pa rin ako. Are you expressing an opinion, ha? Or merely stating a fact? I guess both. Alam mo, honey, yun ang gustong-gusto ko sa'yo eh. Masyadong napakalakas ng self-confidence mo. But I'm certain na mas lalo kang gagwapo kapag nalaman ko kung bakit napaka-espesyal sa akin ang gabi nito. Ang bilis nun ah. Talaga? Yes, I'm so sigurado excited. Ka. Sigurado ako, no? Ah! Naku, may nagdodormit. Bilisan mo dali. Ikaw nang humarap. Baka mga bisita na yan. Bilisan nyo. Naku, yaya! Yung mga pagkain! Yun na nga po. Ay, mag-relax na. Nagdodormit na. Bilisan nyo. Unang-una ay gusto ko magpasalamat sa inyong lahat dahil kahit medyo biglaan, ay napagbigyan ninyo ako. Ma, pa, kayo din po. Tungkol ba talaga saan ito, anak? Kinabahan ako sa tawag mo kanina. Ang akala ko kung ano nang masama ang nangyari sa'yo. Ma, wala nangyari sa aking masama. I'm okay. Ay nako, alam niyo, sa totoo lang hindi ko talaga alam kung paano ko sasabihin to, kung paano ako mag-uumpisa. Wow. Nako, sa buong buhay ko, madaldal ako, pero ngayon parang hindi ako makapagsalita. Madali lang yan. Sabihin mo lang. Okay, okay, eto na, eto na. Kaninang umaga ay galing ako sa doktor. And I found out that it's positive. I'm 3 months pregnant. Oh my God! Ibig ko sabihin, muntis ka! Yes! Lolo ka na. I love you. I love you. Lolo ka na rin. Lola na ako. Para kina Wawel at Mila, sagot sa isang panalangin ang pagdadalang tao ni Mila. At sa loob ng 9 buwan, ay maayos na nagmuntis si Mila hanggang isang araw. Mila? Mila? Bakit? My God, Wawel, ang tagal-tagal mo. Sakit-sakit na ng tiyan ko. Ah, alikin na, alikin na. Punta na tayong hospital. Saan ang galing? Eh, galing kasi ako sa basement eh. Ako ka po tawag kanina pa sa'yo eh. Alikin na, punta na maghali sa akin. Sandali. Dahan-dahan. Ah! Oh, dahan-dahan. Oh. Ayoko na! Ah, konti na lang. Nandito naman ako eh. Sige, konting tiis na lang. Sige na. It's a beautiful baby girl. Baby girl na ang anak natin. Look. Baby girl. Look. Han, babae ang anak natin. Ito na po yung baby niya, Mr. Mercado. Thank you.
Ay. Tagal ka namin inintay ng mami mo. And she's very excited to see you. Ang ganda naman po ng baby niya, Mr. Mercado. Salamat. At nangako kami ng mami mo na bibigyan ka namin ng magandang buhay. Calling Dr. Villa Porta. Calling Dr. Villa Porta. Please receive the delivery room immediately. Calling Dr. Romero and Dr. Arsine. Please receive the delivery room immediately. Anak? Dan, bakit to? Anak, ang asawa mo, si Mila. Sir, hindi ho pwede rito. Ano hindi pwede? Asawa ko nasa loob. I'm sorry, Mr. Mercado. Emergency situation po to. Bawal, sorry. Nurse! 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 Wawel, anak, ano nangyari? Ano nangyari sa anak ko? Anong nangyari sa anak ko? Wala, ito pala. Diyos ko, ano nangyari sa anak ko? Relax lang, everything will be okay. Okay lang. Anong nangyari? Diyos ko! Your wife suffered an amniotic fluid embolism, Mr. Mercado. Ang ibig sabihin niya ay kinapos ng oxygen supply ang kanyang utak nang himatayin siya 20 minutes after giving birth. Usually, pag kinapos ng oxygen supply ang utak, nakakaroon ng damages, ng malfunctions. Nangyayari ito sa about 1 out of 80,000 cases ng mga babaeng nanganganak. And unfortunately, isa yung asawa niyo. I really am very sorry. Pero magiging maayos naman siya, hindi ba? Hindi ba, Doc? Well, honestly, hindi ko alam. Because we do not know the extent of her brain damage until she recovers from her coma. May mga kaso na nakaka-recover siya. Pero tatapatin kita, Mr. Mercado. Yan ay kung magigising pa siya. What do you mean by that? Anong kung magigising pa siya? Anong ibig niyo sabihin doon? Well, may mga kasong nakaka-recover and they go back to normal. But may mga kaso rin na naapektuhan ang motor functions nila. Dok, tapatin niyo ako. Anong pinakamalalang pwedeng mangyari sa asawa ko? Kung severe ang brain damage niya, eh, posibleng hindi na siya makaka-recover sa kanyang coma. And if within 6 months to a couple of years, walang progress, ay magiging vegetable siya for the rest of her life. Hindi. Hindi. But don't worry, Mr. Mercado. We will do all the best possible means para makarecover ang asawa niyo. And siguro, dadagdagan na lang natin ang ating pagdadasal. And let's be optimistic.
Hindi naman masama kung aasa tayo for the best, di ba, Mr. Mercado? Naririnig mo ba ako? Honey, alam ko naririnig mo ako. Honey, huwag kang bibitiyo. Honey, lumabang ka. Lalaban tayo. Sabi mo, sabay natin palalaki ng baby natin. Huwag mo kaming iiwan. Huwag ngayon. Kailangan ka namin ng baby mo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung mawawala ka. Mahal na mahal kita. Hindi makapaniwala si Wawel nang magising si Mila. Pero ang hindi niya alam, yung pala ang simula ng maraming pagbabago sa pagsasama nilang mag-asawa. Yaya, pakipasok nga to. Opo, sir. Yeah. Labas niya siya. Honey, andito na tayo sa bahay. Pinaayos ko ang bahay para sa pagdating mo eh. Nagpaluto na rin ako ng mga paborito mong pagkain. Good morning, anak. How are you? Okay naman po. Kamusta ka na, Iha? Pabuti naman at pinihagan ka na ng doktor na makauwi. Miss na miss ka na namin. Miss na miss ka na rin ni Baby Therese. Hmm? Ma, kailangan nang magpahinga ni Mila. Tayo sa taas, ha? Hi, Han. Good evening. Daming trabaho sa opisina, eh. Na-traffic pa ako. Meron ka bang gusto? Gusto mo na bang lumipat sa kama? Anong gusto mo? Gusto mo ng tubig? Kahit ano, anong gusto mo? Wala na yata talagang pag-asang gumaling si Mila pa. Magdadalawang taon na, wala pa rin pagbabago. Sinubukan na namin ang lahat. Acupuncturist, physical therapist, even faith healing. Sumusuko ka na ba? Di kita kilalang ganyan. You're a fighter, anak. Naalala mo nung araw nung maliit ka pa? Every time na mag-outing tayo kasama ang buong pamilya. Nandun ka sa isang sulok. Takot na takot kang lumusong sa dagat. Dahil baka malunod ka. Ang sabi mo, masyadong malawak ang dagat. Kakainin ka nito. Until one day... Until one day,
pinilit niyo akong dalhin sa dagat. Iyak ako na iyak noon. Lalo-lalo na nung iniwan niyo ako sa gitna ng dagat. Sa kakapadya ko, hindi ko alam na nasa pangpang na pala ako. Nakita mo? Hindi ka nalunod. Natuto kang lumangoy at makipaglaro sa dagat. Kaya tuwing pupunta tayo sa dagat, nauuna kang magtampisaw at lumusong sa kalawakan ng dagat. Pero pa, ibang klaseng laban tong kinakaharap namin ni Mila. Wawel, ang dagat at ang pakikipaglaban niyo ay iisa. Ang dagat ay ang kinatatakutan mo na baka hindi gumaling si Mila. Ang dagat ay ang kinatatakutan mo na baka hindi mo malampasan ito. Come on, Wawel. Sino ba nalumpo? Ikaw ba o si Mila? Bakit parang ikaw pa sumusuko ngayon? Wawel, you have to row Mila's boat, your boat, to the shore. Nahihirapan ako eh. Nahihirapan na ako. Kaya mo yan, anak. Kaya niyo yan. Nakikita ko na si Mila ay nakikipaglaban. Kahit na hindi na siya makapagsalita, hindi siya makagalaw. Ginagawa niya ito hindi lang para sa iyo, para sa kanya o para sa iyo. Kundi para kay Therese, anak. Para kay Therese. Thanks, Pa. Salamat. Kahit mahirap, hindi sumuko si Wawel. Pinagpatuloy niya ang laban nilang mag-asawa. Kahit na minsan, hindi niya iniwanan si Mila. Pero hanggang kailan niya kayang makipaglaban? Look at the sky, hon. Alam mo, kanina parang gusto mong bumagsak ng ulan. Pero nung nalamang ipapasyal kita, ayun, it cleared up. Ah, siya nga pala, hon. Next week, pupunta tayo sa kaibigan kong diver. Si Monty, kilala mo yun, di ba? Meron silang ini-introduce na bagong natural technique for people who has physical disabilities. Wala naman sigurong sama kung susubukan natin yun, di ba? Wawel! Kamusta ka na? Donna? Yeah, it's me, Donna. At parang hindi ka makapaniwala na nandito ako. Ikaw talaga. Mila. Oh. Kumusta ka na? I'm so sorry yung nabalitaan ko, yung nangyari. Akala ko ba nasa Amerika ka? Kailan ka pa bumalik? Well, I just arrived here about 2 weeks ago and dadalawin ko nga sana siya, pero ang dami ko kasing inaasikaso eh. So, how is she? I really can't say. Parang okay na hindi. What I mean is, okay dahil nakaligtas siya sa from possible death. Hindi dahil hindi ko na siya nakakausap tulad ng dati. Kung dati nga eh, inaabot kami ng madaling araw sa kwentuhan lang. Sorry to hear about that. No, it's okay. Buti nga nadalaw ka. Nakita mo si Mila. Kuya! Kuya! Excuse me po. Si Therese po eh. Kanina pa nagmamaktol. Gusto na po umuwi. Donna, si Therese nga pala. Anak namin ni Mila. Ito pala yung anak mo. Ang ganda-ganda. Tsaka, she's so cute. Nagmana kay Mila eh. Siyempre naman. Sa kagandahan niya. Anyway, mauna na ako. I have to go dahil marami pa akong aasikasuhin. Mila,
Ingatan mo yung sarili mo. And please take good care of her. Kawawa naman. Sige, ingat. Donna, sandali lang. Kailan ka babalik ng Amerika? Actually, wala pa talaga akong plano kung kailan ako babalik, but I might stay here for good. See you around then. Yeah, we'll see each other. Oh, mag-ingat ka, ha? And you guys take care. Yaya, pasok! Sir, Tiris po, may nangyayari. Anong nangyayari kay Tiris? Ano kayo, sir? Nalamin nangyayari kay Tiris. Ano po kayo? Sir, hali po kayo, sir. Ano ba nangyayari kay Tiris? Overacting ka naman eh. Hindi po, sir. Ginukonvulsion po yata eh. Mataas ang lagnat niya. Kahapon pa po siya nilalagnat, sir eh. Kahapon pa? Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Sinabi ko po sa inyo, sir eh. Pero parang hindi niyo po narinig. Kaninang umaga ko po sinabi sa inyo. Sinabi mo ba? Opo. Anong gagawin ko? Teka. Punin mo yung susi sa kwarto ko. Dadaling ko siya sa ospital. Opo. Sige na, dalihan mo. Opo. Dalihan mo. Ito po, sir. Hindi ko alam kung anong unahin ko eh. Ikaw na muna bahala sa ate mo. Opo. Kunin mo na yung susi, dalihan mo. Opo, ang susi po. Dalian ko talaga ang susi. Sa kwarto, dalihan mo. Lumipas ang mga taon pero hindi na bumuti ang kalagayan ni Mila. Na siyang naging dahilan para maging malayo ang loob ni Wawel sa sarili niyang anak. Paano ba talaga ang nangyari? Huh? Paano natin papaliwanagin ako? Malilintikan tayo sa daddy mo niyan kapag nagkataon. Hindi ko naman yun kasalanan eh. Eh, hindi mo nga kasalanan. Yeah, yeah. Pero paano natin ipapaliwanag? Mukhang seryoso yung pinag-uusapan niyo. Meron ba akong dapat malaman? Sir Juan po, si Therese po, tinukso po siya ng mga classmates niya. Napikon po siya. So, ang ibig sabihin na kay pag-away ang anak ko sa school? Therese, totoo ba yan? Sabi po kasi nila, Mommy will never walk anymore. I told them, Mommy will walk soon. Inaasar pa rin nila ako. Therese, come here. Sir, wala naman po siyang kasalanan eh. Therese, Dad is not mad at you. Come here. Ayoko, you will scold me. No, Therese. I will not scold you. I will only tell you na yung ginawa mo, that's bad. Hindi ka dapat nakipag-away sa mga classmates mo just because of that. Kunwari, hindi na nga makalakad ang mami mo. Will that mean lagi ka lang makikipag-away sa mga classmates mo? No, Mommy will walk. Ikaw din kasi, you don't believe Mommy will walk. Katulad ka rin ng iba kong classmates. Honey, that's not true. I believe that Mommy will walk. Bakit mo sinasabi na hindi na makakalakad si Mommy? I hate you, Daddy! I hate Therese. You! Therese! Therese! Therese, intern mo ako! So sorry ha, diba promise ko sa'yo, good girl ako. Ayoko naman talaga makipag-awi sa classmates ko eh. Kaya lang, they're telling me na hindi ka na daw makakalakad. Kaya nagalit ako.
Mami, huwag ka nang magalit. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak, please. Alam ko na, para hindi ka mag-cry. I-re-recite ko na lang sa'yo yung bagong tinuro sa amin sa school. Na poem. Hindi lang, ha? All things bright and beautiful, bow. All things bright and beautiful. All creatures, great and small. All things white and wonderful. The Lord God made them all. The little flowers that open, the little birds that sing. He made her growing colors, He made her tiny wings. Mami? Galit ka pa rin ba sa akin? Ayaw mo yung poem? Alam ko na. Siguro tired ka na. You wanna sleep na? Sige. Babasahan na lang kita ng paborito kong book. Gran and Pop, come to stay at my house for a holiday. Baka naman kaya malayo ang loob mo sa anak mo. Dahil hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na si Therese ang dahilan kung bakit nagkaganon ang asawa mo. Walang kasalanan ng bata. It's a natural phenomenon. Walang may gustong mangyari kay Mila yon. It just happened. Alam mo kasi pa, hindi ko na alam ang gagawin ko. May asawa nga ako, pero hindi ko naman siya nakakausap. Magkasama nga kami, maghapong, magdamag. Pero hindi ko alam kung anong nasa loob niya, kung anong iniisip niya. May anak ka nga, malayo naman ang loob sa'yo. Wawel, pagod ka lang. Kaya kung ano nung pumapasok sa isip mo, why don't you take a break? Bakasyon ka. Unwind. And don't worry. Kaming bahalang tumingin sa magina mo. Lahat ng tao dumadaan sa pagsubok. Lilipas din yan. Unti-unting nawawala ng pag-asa si Wawel. Halos wala na siyang makapitan. Para siyang nalulunod. Kaya isang araw... Buti naman pumayag ang makipagkita sa akin. Oo naman. Aren't we supposed to be friends? Kung sa bagay, unless... Unless what? Unless nakalimutan mo na ako after being away for so long. Of course not. At bakit ko naman gagawin yun? You know, you haven't changed a bit. Simula nung college pa tayo, dami mo nang tanong. Eh, ikaw, simulang college tayo, hindi ka marunong sumugot ng diretso. Have a seat.
So tell me, bakit di natuloy yung pagpapari mo? Why do you have to know? Come on, let's not go around in circles. Alam ko naman, dream mo yun eh. Well, I realize na siguro I wanna have a family of my own. A wife, a child. Well, you have all of that right now. You have a beautiful wife, an equally beautiful child. What more can you ask for? Eh, ako nga. I dream also of having a husband, a family of my own. Pero up to now, God hasn't given that to me. But still, I never lost hope. I know someday, magkakaroon rin ako ng ganyan. Anyways, bata pa naman ako, di ba? Pa rin nagbabago. Iyakin ka pa rin, tulad dati. I'm sorry. I'm sorry. There's nothing to feel sorry about. Just let it out, open up to me. Alam mo naman ako, I'm always gonna be your friend. I'm always gonna be there for you. Alam mo, ang gusto ko lang naman yung makausap ko yung asawa ko ulit. Kaya ng dati. Alam mo noon, nagsaya-saya ako. Nahihirapan na ako, Donna. Parang gusto ko nang sumuko. Nahihirapan na ako. Dahil na rin sa sobrang kalungkutan, napadalas ang pagkikita ni Donna at Wawel. Unti-unting napalapit ang kanilang mga damdamin. If you want to start a new life with another woman, everything should be in its proper place. First, file an annulment. Pero pa, wala naman kaming relasyon ni Donna eh. We may be comfortable with each other, pero beyond that, wala talaga. Maaring wala pa ngayon. Pero baka dumating ang panahon na mahulog ang loob niyo sa isa't isa. Hindi naman sa pinipigilan kita. But I know for a fact ang mga pangangailangan mo bilang isang lalaki. But that should not deter you from making the right decisions. Ang akin lang, dapat wala kang masasagasaan sa kung ano man ang magiging desisyon mo. Alam po yan pa. Siguro kung magde-decide ka ng mag-asawa uli, Mila and the rest of her family will understand. Kasi nakita naman nila ang
ang paghihirap at ang pagsasakripisyo na ginawa mo kay Mila. Ang tanong, kaya mo bang iwan si Mila? Paano ang anak niyo? Nagugulahan na rin ako. Hindi naman sa kinokonsensya kita. Pero alam kong ito na ang pinakamahirap na reality ng dapat mong i-decide. Isa pa, mahal mo ba talaga si Donna? Kaya mo bang iwan si Mila para sa kanya? Dahil sa dami ng problema, pati ang sariling trabaho ay napabayaan na ni Wawel. Hello? Po? Opo. Sandali lang po. Sir? Telepono po. Sir? Telepono po. Sir? Ano ka ba? Sabi mo wala ako. Ayoko na kamo. Ayoko na magtrabaho. Please help me. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko eh. Mila, please tulungan mo ako. Magpagaling ka na. Alam ko, naririnig mo ako. Alam ko, naririnig mo ako. Mila, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Iparamdam mo sa akin na nandiyan ka pa. Na hindi pa nagbabago ang lahat sa atin. Please. Hirap na ako. Mila, tulungan mo ako. Hindi ko to kayang mag-isa. Iparamdam mo sa akin na nandyan ka pa. Na hindi pa nagbabago lahat sa atin. Please, tulungan mo ako. I'm really sorry, Donna. Hindi ko sinasadyang saktan pa. You don't have to be sorry about anything. Para ke? Sorry ka? Naiiyak kasi ako sa'yo dahil kaibigan kita. At kaibigan rin kita. Hindi magbabago yun. Akala ko kasi kaya ko. Hindi pala. Mare, at one point, naisip kong iwan ang asawa ko. Hindi dahil sa hindi ko siya mahal. Kung hindi,
Ayaw ko na makita ang kalagayan niya. Then I realized, tumatakas lang pala ako. I completely understand you. Pero give up na ako eh. Anong ibig mo sabihin? Gusto ko maging akin ka talaga. Pero at least alam ko na talaga ngayon, may may-ari na talaga ng puso mo. Siguro mas mabuti magkalimutan na lang tayo. I love you, anak. Alam ko naririnig mo ako. Pero... Mahal-mahal kita, Mila. Wala akong ibang minahal na ibang babae. Hindi ikaw lang. Mila, kahit na hindi ka na nakakapagsalita. Kahit na hindi na tayo nakakapag-usap. Alam kong... mahal na mahal mo pa rin ako. Alam mo, Mila... miss na miss ko na yung... yung boses mo. Miss na miss ko na yung yakap mo sa akin. Miss na miss ko na yung kapag ipinagluluto mo ako ng paborito kong pagkain, yung tanging steak. Miss na miss ko na yung maingay at masaya nating kwentuhan. Pero alam mo, kahit na hindi ko na marinig ang boses mo,
kahit na hindi mo na ako mayakap. Kahit na hindi... Kahit na hindi mo na ako may pagluto ng paborito kong pagkain. Mahal na mahal kita. Magpakailanman. Ang kalinga kong asahan mo. Kahit pa anong landas ay mahal kita, Mila. Dan and Bob come to stay at my house for a holiday. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nagtatago dyan? You wanna kiss Daddy, Therese? I saw your drawing last night. It was so beautiful. Alam mo ba kung anong ginawa ng Daddy? Would you like to see it? Here. Open it. Come on, open it. Open it. Open it. Yeah. Again. Open it. Open it. Do you like it? Really? Yeah. Do you want to give Daddy a kiss? I love you so much. I love you too, Daddy. Sorry kung naging bad girl ako sa'yo, ha? No, Therese, hindi ka naging bad girl. In fact, you're one of the best child I've ever met. Ako nga ang dapat mag-sorry sa'yo dahil dami kong pagkukulang sa'yo. Sa inyo na, Mami. Ay, oo nga pala. Gustong-gusto ni Mami na babasahan ko siya ng paborito kong book. Really? Yeah. Let me see how good you are in reading. Sige nga. Go, read now. Gran and Pop came to stay at my house for a holiday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Can I have your attention, please? May sasabihin lang po ako ng konti. Well, I'd like to take this opportunity to say thank you to all of you for being here with us, for praying with us sa mga panahong akala ko hindi na namin malalampasan ang mga pagsubok na dinadaanan namin. Maraming salamat sa inyo lahat. And alam kong hindi madali ito, pero kakayanin ko. From this day on, tatlo na ulit kami. Ako, si Therese, at ang aking si Mila. Na makakasama nyo sa lahat ng okasyong pagsasaluhan natin. Maraming salamat ulit ng marami. Let's enjoy the party! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
Happy birthday, hon. I love you. Magpakailan man, hindi magbabago. Well, alam mo, talagang kahanga-hanga ang pagmamahal mo sa asawa mo. Pero nasa na ngayon yung antas ng pagmamahal na yan, no? I am sure na through the years, 6 na taon mo na siyang inalagaan, ano ma, na ang iyong damdamin para sa kanya, has undergone perhaps what kind of changes? Anong klaseng pagmamahal ba yan? Yung ganyang selfless, no? Talagang buong buhay mo, inihandog mo na sa kanya. Nung umpisa, yung pagmamahal ko na yon was expressed in... Parang naghahanap ako na nagumaling siya. Yung pagmamahal ko kay Mila ngayon, parang pagmamahal ng isang ama sa isang anak. Walang expectations. Very pure. Yung gumaling man siya o hindi, nandun pa rin yung pagmamahal ko. Ito, hindi siya nahihirapan yan, Wawel, ha? Kasi hindi, ha? Talagang it is, ano na, ha? Yung reaction niya, ganun lang. Ganun lang talaga, ha? Her way of participating in what we are doing. Yes. Ano ba yung amniotic fluid embolism? Yung tubig matres, natural naman yun na naghahalo sa dugo. Kaya lang, minsan nangyayari na yung katawan nung ina, parang nagkakaroon ng matinding reaction. Yung reaction na yon, nagkakaroon siya ng pulmonary embolism. Hindi siya makahinga. Yung utak, parang nawawalan ng oxygen. Ang damage nun, permanent. Yung amniotic fluid embolism, yung episode na yun, tapos na, no? Yung katayuan ni Mila ngayon is that, parang she's dealing with a brain injury. Mas mahirap pa sa pag-aalaga ng bata ang nangyayari sa pag-aalaga mo sa asawa mo. So, where do you draw the fulfillment? Asan dyan yung ikangay kapalit naman, no, sa mga paghihirap mo kay Mila? Inaakap lang namin kung ano man ang inihain sa amin on a day-to-day basis. Na buong-buo ang paniniwala mo na lahat ito nanggagaling sa pagmamahal ng Diyos. Mila, salamat ha. I wonder if she will... Alam kaya niya what I'm going to give her? Mila, salamat ha. And Wawel, salamat. Okay, pwede mo ba? Thank you very much. Yeah, thank you. Then siguro Mel sa GMA. Tsaka sa magpakailan. I think it's a very very noble mission. To tell stories with rich family values. Sa ngayon ay patuloy na nagsasama sina Wawel at Mila kasama ang kanilang anak na si Therese. Patuloy pa ring inuunawa ni Wawel ang kalagayan ng kanyang misis. Patunay sa pagsunod niya sa pangakong hindi niya iiwanan ang asawa sa hirap at sa ginhawa. Ninanais din ni Wawel na magtayo ng isang research group na magbibigay linaw sa mga kaso ng amniotic fluid embolism at kung paano ito maiiwasan. Ang pagmamahala ni Wawel at Mila ay nagsisilbing isang inspirasyon para sa ating lahat. Ito si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Narito ang piling ko, tumakas.